ang doktor ng bayan na laging nagbibigay ng health tips sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at Facebook account na si Doc Willie Ong ay lumalaban sa karamdaman niyang sarcoma cancer. "I have a large abdominal cancer. It is serious but I will fight this battle. Para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay." Ito ang teaser ng vlog ni Doc Willie. Sa kanyang YouTube channel ngayong araw na may titulong My Battle Against Cancer, ay idinetalya niyang 4 na araw na siyang nakakonfine sa hospital at nagki-chemotherapy. Nauna rito ay na-admit na siya sa ibang hospital sa Maynila na inabot ng 5 araw bago nalipat sa kasalukuyang ospital sa ibang bansa. At kung nasaan siya ngayon at dahil okay ang pakiramdam niya, kaya naisip niyang mag-update sa sitwasyon niya ngayon. Recorded na ang video na kinuna noong August 29, Huwebes, ng asawang si Doc Lisa Ong. Base sa detalyeng kwento ni Doc Willie, sa panahon ng election 2022 ay okay naman siya, pero may mga nararamdaman daw siyang parang may madilim at mabigat sa katawan niya, at kahit ganito ay tuloy-tuloy pa rin ang medical mission niya o charity works niya sa iba't ibang lugar. "Napansin ko April 2023, medyo hirap na akong mag-medical mission. Pag mainit ayaw ko na. Hindi ko na kaya pag mainit, may hingal. Pagod o paglunok ko, parang ayaw na o hirap na." Kaya kung napapansin ninyo, yung vlogs ko na pag ang edad ay 60 at ang sintomas ng nagkakaedad ay nanghihina, nahihilo, nagmamanas, pumapayat, lumiliit ang mga muscles at ine-expect ko sign lang ng aging. At pagdating ng October 2023, wala pang 1 year ago at nag-60 birthday na ako. Senior na ako at doon na ako nakaramdam ng back pain. "Matagal na akong may back pain, pero this time, ibang sakit," baliktanaw ni Doc Willie. Sa video ay pinakita ni Doc Willie ang mga sugot na patuyo na at bakas daw ito ng mga biopsy niya. Biopsy sa baba at biopsy sa taas. Ito ang pinakamasakit na biopsy, itong T10 o thoracic vertebrae. At yung part na yan ang pinakamasakit at hindi na ako makahiga sa gabi. "Kapag hihiga ako sa gabi, sasakit ang parting iyon, kaya bumili ako ng lazy boy at nakakatulog ako. Pag naka-flat ako, sasakit ng 1 to 2 hours, parang nag-spasm pero pag tinulugan mo, okay lang. Paglalarawan ng kilalang doktor." At dahil dire-diretso ang sakit, ay nagpa-ultrasound siya at blood test ay okay naman daw lahat. Sa madaling salita, walang nakita. "Pero nagtaka ako bakit ang back pain ko dati sa baba lang, bakit tumaas? Sabi ko, baka nagbago ang kurba ng likod ko, tapos lumubog." Sabi pa ni Doc Willie na humingi siya ng pasensya dahil hinihingal siyang magsalita dahil nakakemo raw siya habang kinukunan siya. "Nakakemo ako, pero ayaw kong lukuhin ang followers ko. Mahal ko ang followers ko. Mahal ko kayo. Maniwala kayo." Malumanay na sabi ni Doc Willie. Nitong August 18 or 19 ay nakaramdam na siya ng matinding sakit na hindi na niya kinaya. Kaya nagpa-admit siya sa isang ospital sa Manila ng August 20. At dito na nabanggit ni Doc Willie na isa sa symptoms ng napansin niya ay lumalaki ang tiyan niya at dahil nang hihina ay humiga siya sandali at pagkatapos ay nagpatulong na bumangon ulit. Nagawa pang magbiro ni Doc Willie na pinilit mumiti. "Doc, bakit ka masungit?" "Hindi ako masungit. Masakit eh. Huwag ninyo isiping masama ang tao." Pagpapatuloy pa niya, "So sumakit sobra-sobra, worst pain of my life. 10 out of 10 iiyak ka. Buong gabi walang tulog. Mula sa pag-upo sa lazy boy sa gabi, hanggang sumikat ang araw, walang tulog, dasal ng dasal. Humihiyaw buong gabi, saksak-saksak hinto, saksak-saksak hinto. Hindi mo alam anong posisyon gagawin for 3 days. Akala ko body spasm kasi walang makita sa labas. So dinala ako sa hospital, may mga test at doon nakita ang mga kalaban at ang kalaban ay wala pang pangalan nung una. Ang bukol na ito ay malaking malaki raw. Isa sa pinakamalaking bukol na nakita nila, mga 16 centimeters. So saan ito nagtago? Bakit hindi ko nakapa? Nagtago ang bukol sa harap ng gulugod na nakadikit sa puso. So lumaki ng lumaki hanggang 16 centimeters at hindi mo makakapas sa likod at hindi mo rin makakapas sa harap.
at dito lang sa tiyan malaki na. So paglaki inipit niyang esophagus kaya hindi na ako makalunok. Inipit ng artery kaya hindi ako makahinga. Inipit na nito ang inferior vena cava o IVC. Magang magana ang paa ko. Natanggalan na ako ng 4 na litro ng tubig pero maga pa rin kaya ang mga dugo ko sa paa hindi na makaakyat sa puso kaya barado na ito. Barado na lahat at dahil dyan, ang akyat ng dugo ko ay sa asigos veins. Nanilaw din ang mga mata ni Doc Willie at medyo gumaan ang pakiramdam niya sa araw na binibidyo ang sarili para i-explain kung ano ang nangyari sa kanya para magkasakit ng cancer. At dito nabanggit na ni Doc Willie na hindi na kayang gamutin dito sa Pilipinas. Saka ko nagkwento ang mangyayari pero hindi na kaya dito yung biopsy ko sa Pilipinas. I have to wait 1 week or more kasi maraming holidays. At feeling ko nang mabubuhay lang ako 24 hours at sa tingin ko mamatay na ako. Kaya swerte lang na nakapunta ako rito, nagmakaawa sa kaibigan ng isang kaibigan. Pagpunta ko rito, grabe ang isang araw. Umaga PET scan, biopsy sa tanghali at kinabukasan may resulta na. 3 CT scan, 3 angios, hindi ako VIP dito. Sabi nga nung doktor, hindi siya tumatanggap ng cases eh. May nagsabi lang sa doktor na kapag binuhay mo ang taong ito, hindi lang siya ang bubuhayin mo, marami siyang mabubuhay. Kaya ang bilis talagang focus sa bukol, kwento ni Doc Willie. At nalaman na yung kalaban ang pangalan sarcoma, very rare, very aggressive and very big. At kaya rare dahil galing sa nerves at nagtago. Ako okay kung mabubuhay ako o hindi, okay na ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagsisinungaling at hindi ko ito itatago. Ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga bashers dahil hindi naman tunay ang mga sinasabi. Sobra akong mahal ang mga Pilipino, sobra akong mahal ang mahihirap, tapos sasabihin nila ginagamit ko, sambit ni Doc Willie. Samantala, mabilis daw ang gamutan dahil 3 days kemo tapos maghihintay ng 3 linggo at 3 days kemo ulit. Samantala, mabilis daw ang gamutan dahil 3 days kemo tapos maghihintay ng 3 linggo at 3 days kemo ulit. Sabi nila makakalbo ako, kaya let's pray nagagaling ako. Pero sabi ng doktor ko, itong sarcoma cancer ay mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle dapat para gumaling. Sabi ng doktor ko, wag na ako mag-diet. Kainin ko lahat ng gusto ko, tulad ng steak, kasi kailangan ko ng protein, eggs. Sorry ang mga payo ko dati mag-diet, pero dapat kainin lahat ng gusto. Pero ako, hindi ako pwedeng kumain ng marami. Mabubundat ako. So that it first and second chemo, tatanggalin nila tubig ko. Side effect ng chemo ay hingal, even without chemo hingal, vomiting. Lahat na na-experience ko. Ito ang nakita ko na na-experience ng mga kababayan ko, mayaman o mahirap, pahayag ni Doc Willie. As of now, walang binanggit si Doc Willie kung hanggang kailan siya mananatili sa ibang bansa, pero humihingi siya ng panalangin na sana maging okay ang lahat.